magandang hapon po. Kumusta po kayo? Itong hapon, i-attend ko yung event ni Butol. Kasi po, baka umulan na naman. I-attend lang natin para po babadyan na naman po yung ano, ulan. Nakakain po ako ng kamuti ng kahoy, kamuti ng kahoy. Shoutout pala kay Marvin Lucino Villegas. Salamat tayo, Marvin. Ingat kayo lagi dyan. Tulog po ako pagkatapos akong financial limited. Mamaya yung dumi nung kulay nung kuko, kakaalis ko. Nagkaroon po ng kulay yung kuko ko, yung pumutok na gan. Ayan, bago linis yung sasakyan ni cameraman. Pinakalinis-linis po niya. Oh. Start po natin. Malapit oh. Pinakalinis-linis. Pinanatan po niya kanina yan. Malakas po ang hangin oh. Sobra. Nakitab niya yung rim. Tayin ko lang po siya. Maglinis to. Malupit maglinis si cameraman. O, tingnan mo. Binanatan niya eh. Hello! Tara na, tara na. Kakargat po namin sa glit. Yan po yung kasama ko. Kasi dudugtong namin dito. Yeah. Makikita niya po siya kasi mayroon siyang backup camera eh. Op. Ha? Ah, nasa trailer. O sandali, kunin ko yung hop. Nakikita niyo po yan siya, no, sa loob. Oops. Tapos ibaba. Atras ng konti. Sumulong siya ng konti. Yo. Atas pa ng konti. Nasa baba ka na pala. Kala ko nasa loob ka pa. Alisin mo lang yung pagkapreno. Sige pa, konti lang. Konti lang, konti, konti pa. Oops. Ayan na, good na. Atras ng konti pa, konti, konti atras. Atras. Yeah.
kasi ito, lalagay lang po dito yan. 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 Tapos ito, for safety lang po ito. Yung tornilyo dyan, nandun sa flooring ng ano, anong flooring ng... Connect na po yan. Okay na. Tapos dodoble po namin tornilyo. Okay na. Sakay na po namin. Sakay po namin saglit. Sila. Yun sa kabila yung ano, yung isang strap. Ito po siya.
tayo para mayatid po kay Utol. Ayan, pabunta po kay Utol yan. Pataas po tayo niyan. Ang driver natin si Pogi. Pagkasalina muna tayo dahil bukas bibiyahe po tayo kasi ayan dyan, no? Kaya din yan, yun yan ang kapag si cameraman. Ayan po yung clinic ko. Tapos ito yung manor ng Notre Dame. Tapos ito yung fire department po. Ayan mga truck nila. Ba, may bago sila? Oh, meron na silang fire truck. Bago yung mga truck. Bago na, pinalitan yung luma dati. Tapos ito po yung Service Canada. Ayan. Ito na tayo sa bahay ni Utol. Bababa muna po natin. Kakalasin ko yung ano, yung pinakatali strap. Tumagilid tong isa. Sandali po. Ayan na yan. Sandali. Hawak kong camera eh. Ayan po. Sabay, sabay po. Nalo talaga, walang tao. Andali. 35 there, just yeah, in a couple of months. You're yeah. Strong, eh? Hi. Say hello, my mom. Hello. Is Winnie? No. Winnie is my sister. So she's your sister-in-law. Yeah, Aries is my brother. Where do you live right now? I live here. Oh, yeah. But this house is safe. No, not this one, but the next oh, one. Oh, that there one. That big one there, big brown one. I think this one is sold, I'm there's right? There's two, yeah, it's sold. There's two guys from Africa. Africa? I think so, yeah. One works at the school, he's janitor at school. He's a teacher or what? No, he's just a janitor. Oh, janitor. And the other guy works at the foyer. Mm-hmm. Does housekeeping. What's your secret? Why are you strong? Well, I worked till last year. Oh, really? I did. I was working at the foyer, taking care of all those old people. Okay. But then when that virus came in, I had to quit because... For the pandemic right now. Yeah, mm-hmm. And they didn't want me in there. They thought they were scared that I'd catch it or... Okay. I didn't want to get it. How many kids do you have? I have 5 kids. How about your grandkids? I have 10 grandkids, mm-hmm. And I have 20... Oh. I'm going to have 20 great-grandkids. Oh, yeah. Yeah. How about your partner? My partner? Yeah. They have partner or no? No. No? I used to. I had 2 husbands, but they really? Died, yeah. Oh. And my brother Paul, he lives in the States. He married a Filipino. It's an Ida. Oh, Paul?
people. Oh, she married a Filipino? Yeah. Oh, really? But she died. She died? Yeah. Okay. They die young. She had kidney problems, you know. How old are you? 51. 51? Yeah. Oh, yeah. Good morning po, mga katutot. Magandang araw po sa ating lahat, Pilipinas. Ito po, nandito ako sa garden natin kahit hindi pa natapos na araro. Ibinaon ko po yung binhi ng ampalaya. Kasi dumating po kagabi, yung in-order ni Mrs. Dumating kagabi, alas 8 na ng gabi dumating. In order po niya galing US. Tapos ang buto niya nasa 50 piraso. So at imano, binabad ko po na maligamgam na tubig. At ngayong umaga, ayun, ibinaon ko para po after few days, mga siguro 3 to 4 days lutik na po yun. Pagka po naglutik na yun, mga kadudot, ayun, itatransplant na po tayo sa mga patid para po makapagsimula na tayo sa ating garden. Kasi hindi ko makonsensyang kahit na busy tayo, hindi siguro ako mag-garden. Dito ako nalilibang, kadudot. Pero ngayong umaga, magtuturno po tayo sa shop dahil naka-prepare na po yung gagawin natin doon. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Ayan po, nagturno ako kagabi. Siguro nasa 220 yan. Yung natapos ko na yan. So ngayon, sisimulan natin. Kahit paano, habang medyo malamig pa sa labas, magtuturno muna na po tayo. Tapos sinisiguro ko na lapat, dito ko siya rinalagay. Kagabi po pala, nakapag-order si Mrs. ng dalawang set. Isang mahogany, isa pong gray, dark gray. Kaya akala po ng mga puti walang mitsa dahil po lapat. Akala po nila naka blue.
Sigurado, sigurado po siya pagka pinali permo dito sa Plaza Kawala. Malalak po pala itong nasimulan nating paggawa ng well vents. Ang nag-a-advertise po sa mga ginagawa ko, yung mga customer po natin. Halimbawa, meron po ang kumuha. Katulad ng tiga Brandon po, kailan pa lang yung kumuha? 2 days pa lang po, from now po. Ang naipasok na po niyang customer, dalawang set po. Kasi yung mga kaibigan niya na nakakita sa mga ginawa po natin at naikwento niya na satisfied sila, tumawag po at nagpasend sila ng mga bagong picture. So yung isa, umorder po siya ng mahogany color, tapos yung isa dark gray. Kasi sabi ko nga po sa inyo, depende sa kulay po ng bahay nila. So yun, yun po yung mga nagbibigay ng customer sa akin, yung mga nakakuha. Tapos may mga kaibigan sila, i-re-repair na po nila po tayo. So palagay ko po ito, kung lulobi ng Diyos po, magtuloy-tuloy po ito, mga katot-dot. Sa ngayon, ang nakapasok pong order ni Mrs. Siguro gagawin ko mga 10 days na. Kasi hindi ko na lang po sasabihin kung ilang piraso, pero pang 10 days na po na trabaho. Kaya kung lalago pa po ito, kadot-dot, baka balang araw, makakakuha tayo, magiging kasama natin. Mapipilitan po tayo dahil yan o, nakahanay pa po yung mga ginagawa ko. Pagka po may time ako talaga, nagtitis-tis talaga ako. Wala po akong pinasasayang na oras. Limbawa po, mainit sa labas, papasok ko sa shop. Gagawa ako ng mga dapat kong gawin dito. Pagka po boring naman ako sa shop na, lalabas ako. Doon ako gagawa. Yun. Kaya po ini-encourage ko yung mga kabataan na matuto tayong ano, yung mangarap po. Hindi yung kung mahirap ang buhay, hindi ka na mangarap. Hindi. Yun po ang gawin nating inspirasyon, yung hirap po ng buhay. Kasi kung makukontento po tayo sa ganyang kalagayan, hindi na tayo susulong, mga katutut. Dapat po, pagka nahihirapan tayo, lalo tayong magiging masigasig sa buhay na ito, dahil yun ang magiging inspirasyon natin, yun ang gawin nating inspirasyon para po umulad tayo. Ganun lang po yun. Kasi
Huwag tayong panghinaan ng loob. Lagi nating isipin na kaya natin. Kaya natin katutut. Yalin tulad mo na lang sarili mo sa ibang tao. Eh, kung yun, nakakaya niya. But ikaw, hindi. Ganun po. Ganun lang. Tsaka sa tulong po ng Diyos naman eh, hindi tayo mabibigo pagka alam ng Diyos na ang ginagawa naman natin eh para sa pamilya natin at para sa mabubuting mamamayan. So, may gagabay po sa atin, mga katutut. Totoo po nito, nahirapan akong magdesisyon kung babalik pa ako sa trabaho o tutuloy-tuloy ko nito. Kasi po, kung pababayaan ko to, kasi po nanginayang din ako sa nasimulan na to. Unang-una, wala kang amo, tapos hawak mong oras mo at nag-i-enjoy ka pa sa trabaho dahil ito po yung gustong-gusto ko talagang trabaho. So, nahihirapan ako mag-desisyon kadudot kung babalik pa po ako sa trabaho o tutuloy-tuloy ko ito. Sa ngayon po, hindi ko muna siya pwedeng bitawan dahil marami pa kaming kompromiso mag-asawa dahil natanguan niya yung mga order niya. So, siguro magpo-focus muna ako dito sa ngayon. Hindi ko pa po masabi kung kailan ako babalik sa trabaho dahil ang inaalala ko po, baka sa kakahintay ng boss ko, eh yun nga, mahinip siya, eh sigurado mag-hire ng iba yun. Pero tayo naman po kasi, dahil nga flexible naman po tayo, kahit na anong trabaho naman, pwede tayo kung kakailanganin. Pero sa ngayon po, yun nga, lagi po nabanggit ko po sa inyo, mahirap po munang ibitawan ngayon itong sitwasyon ko dahil sayang po, sayang yung opportunity na pinagkalok sa akin ng Diyos. Kasi dito po kasi walang limit eh. Ibig sabihin, sa tansyo ko po ha, kasi ang summer pa po namin, August, May pa lang po ngayon. Tansya ko, kahit po 100 wheel bends pa, kayang i-dispose ni Mrs. sa ganitong flow ng order po niya. Kaya nag-iisip din ako na mag-i-stock pa. So ngayon, nag-prepare na naman po ako ng yan. Another 25 po yan. 25 wheel bends. Kaya po, ina-areglo ko itong bulidyo. So sige po, abang lang tayo. Maraming salamat po sa magapong lumipas na naman sa buhay natin. Salamat po sa Diyos at mga katutot. Maraming salamat din po sa inyo sa patuloy po na panonood sa atin YouTube channel. So please po watch, like, share and subscribe and then click the bell button para po lagi tayong updated sa mga bagong video. So mga katutot, see you po tomorrow. Bye!